Ang salitang herb ay nanggaling sa salitang Latin na herba. Dati, ito ay tumutukoy lamang sa ilang parte ng halaman at hindi kasama dito ang mga puno o mga halamang kahoy. Sa kasalukuyan, ang salitang herb ay tumutukoy na sa lahat ng parte ng halaman, magmula sa ugat, bunga, bulaklak, sanga at balat. Isinama na rin dito ang mga punong kahoy. Sa tansya ng World Health Organization, 80% ng tao sa mundo ay sumasalalay sa mga halamang gamot sa ilang aspeto ng kanilang pangangailangan pangkalusugan. Sinasabi rin na 21,000 na klase ng halaman ang ginagamit bilang medicinal plant. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ay narito muli ang iba pang halamang gamot na mayroon ako sa bahay at pati na rin ang mga benepisyo nito. Ang snake jasmine ay nagmula sa bansang India. Tradisyonal na ginagamit ito bilang lunas sa kagat ng ahas. Karaniwan din itong ginagamit bilang lunas sa mga sakit sa balat kagaya ng psoriasis, eczema, ringworm, herpes, dandruff at iba pa. Napatunayan na rin na ito ay nakakatulong sa mga sakit na demensya, Parkinson's at Alzheimer's disease. Mainam din ito sa pagpapababa ng blood sugar level. Sa mga sakit sa balat, ang sariwang dahon ay ipinantatapal sa mga apektadong bahagi ng katawan. Ang mga sariwa at maging ang tuyong dahon ay maaaring gawing tsaa. Ang Gaidura procumbens ay karaniwang matatagpuan sa mga tropical na bansa sa Asia. Tradisyonal na itong ginagamit ng maraming bansa at sibilisasyon bilang lunas sa mga karamdaman sa kidney, rayuma, diabetes, constipation at hypertension. Sinasabi na ang pag-inom ng tsaa nito 2 beses sa isang araw ay maaaring mapigilan ang stroke. Ang regular na pagkain ng mga dahon ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Ang mga dahon nito ay lasang bunga ng bayabas at maaaring gawing salad. Ang cytostatic na matatagpuan sa mga dahon ng gainura ay maaaring makapag-antala sa pagtubo ng cancer cell sa katawan. Ang mga ugat ay nakakatulong sa mabilis na paghilom ng sugat at sunog sa balat. Ang mga ito ay ilan lamang sa napakaraming benepisyong pangkalusugan ng Gainura procumbens. Ang dalarweed ay 3,000 taon ang ginagamit bilang natural na lunas sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ito ay matatagpuan sa halos lahat ng panig ng mundo. Ang dalarweed ay may kaugnayan sa celery at may pagkakahawig din ito sa lasa. Ang mga mura at sariwang dahon ay karaniwang isinasama sa salad, ginagawang tsaa o inumin. Maaari ding i-stir fry o isahog sa mga sopas at sabaw. Noong 2008, ayon sa pag-aaral na ang dalarweed ay may antibacterial, antiviral at anti-inflammatory properties. May mga bitamina din ito, kagaya ng B1, B2, B3 at B6. Magtataglay din ito ng calcium, magnesium, sodium, manganese at zinc. Mas kilala ang dalarweed bilang alternatibong luna sa sakit na arthritis. Napipigilan din ito ang mabilis na pagtanda ng ating katawan. Pinoproteksyonan din ito ang ating immune system laban sa mga toxins, nakakapagpababa ng blood pressure, sakit sa puso at maging sa UTI. Mataas din ang antibiotic properties nito kaya nakakatulong sa mabilis na paghilom ng sugat. Ang kulantro ay kadalasang may pagkakamaling tinatawag na coriander, gayong ang dalawang halaman ay magkaiba. Madalas ay tinatawag din itong sawtooth coriander dahil sa tila mga maliliit na ngipin ito sa gilid ng mga dahon. Karaniwang ginagamit ang kulantro bilang pampalasa sa pagkain, partikular na sa Caribbean at Latin America. Mayaman ito sa calcium at iron.
Ang mga dahon ay maaaring gawing tsaa upang maibsan ang lagnat at sipon. Nakakatulong din sa pagpapababa ng blood sugar. Ginagamit din ang mga dahon nito upang mawala ang hindi kanais-nais na amoy ng ating bibig. Nakakatulong din ito para sa mga may hika. Bukod sa mga ito ay ginagamit din ang kulantro upang ma-detox ang ating katawan. Ang lagundi ay isa sa mga herbal plants na aprobado ng Department of Health. Ito ay karaniwang matatagpuan sa India at Pilipinas. Kilala ito at napatunayan na lunas sa ubo, sintomas ng hika at iba pang karamdaman sa paghinga. Ang pinakulaang dahon ng lagundi ay ginagamit pang hugas ng sugat para sa mabilis na paghilom nito. Nakakatulong din ito sa pangangalaga ng ating paningin at memorya. Mabisa din ito sa pagpapababa ng kolesterol. May mga nagsasabi na ang pagsusunog ng tuyong dahon ng lagundi ay nakakapagpataboy ng mga insekto, partikular na ang lamok. Ang insulin plant ay naging popular sa maraming bansa bilang isang halamang nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar. Itinuturing ito ng marami bilang pinaka-epektibong halamang gamot para sa sakit na diabetes. Base ito sa mga naging pag-aaral na ang insulin ay may mataas na fructose level. Bukod dito, may kakayahan din itong tunawin ang mga bato sa kidney, nakakapagpababa ng blood pressure at maaaring makaiwas sa sakit na kanser. Malaki rin ang naitutulong nito sa pangangalaga ng ating atay. Ang mga dahon ay karaniwang kinakain ng hilaw. Minsan ay sinubukan ko na rin itong ihalo sa sigang bilang pampaasim. Ano paman, ang insulin plant ay hindi maaari sa mga nagdadalang tao at sa mga inang nagpapasuso dahil maaaring makaapekto sa hormonal balance na maaaring maging sanhi ng komplikasyon. Ang lavender ay nagmula sa mga bansa sa Northern Africa at sa mga bunduking rehiyon ng Mediterranean. Kadalasan, ang langis nito ay ginagamit sa paggawa ng pabango, sabon at mga pampaganda. Ginagamit din ang langis nito bilang lunas sa pagkalagas ng buhok, fungal infection, sugat at kagat ng mga insekto. May ilang pag-aaral na ang tsaan ng lavender ay nakakatulong maibsan ang pagkahilo, pagsusuka at iba pang karamdaman sa tiyan. Nakakatulong din ito sa pananakit ng ulo at ngipin. Ang Saba snake grass ay matatagpuan sa Malaysia at sa ilang parte ng India at Southeast Asia. Tinawag itong snake grass dahil una, tradisyonal itong ginagamit bilang laban sa kagat ng ahas. Pangalawa, sa bansang Malaysia naganap ang pagkakadiskubre ng mga benepisyong medisinal at pangkalusugan hanggang sa maging isang pandaigdigang popularidad. Marami ng pagsusuri ang isinagawa patungkol sa halamang ito. Napatunayan na ang Saba snake grass ay may mataas na antas ng antioxidants. Ibig sabihin, nalalabanan nito ang mabilis na pagkasira ng mga cells ng ating katawan at napipigilan ang pagbuo ng cancer cells o tumor. Pinaniniwalaan ng maraming eksperto na ito ang magiging alternatibong lunas sa kanser. Bukod dito, napapalakas nito ang ating immune system, napapababa ang blood sugar, blood pressure at pati ang uric acid. Napapabuti rin ang lagay ng ating kidney, prostate, baga at reproductive system.
At muli ang ating paalala na mga ito ay mga pangunahing lunas at dagdag tulong sa ating kalusugan. Ang malalang karamdaman ay nararapat na isangguni sa doktor o eksperto. Ito po si Kuya Don at abangan ang ikatlong bahagi ng usaping ito. Maraming salamat sa inyong panonood.